siya ng ganito. So tingnan nyo yung nagiging kalabasan niya. Ang laki ng pagkakaiba compared dun sa hindi inaalagaan talaga or yung coconut husk lang. Kasi sabi nila, yung coconut husk na yan or yung ano na yan, yung artificial na soil na yan is meron na siyang fertilizer. So makikita nyo yung kaibahan niya guys, ng fertilizer na nabibili at saka sa ginagawa ko lang na mga gulay-gulay sa kusina. So tingnan nyo, napakalaki na. At tingnan nyo yung mga ano niya, meron na siya. So, masasabi ko guys na hindi talaga ako malas pagdating sa pag-aalaga. Ibig sabihin, hindi ko lang sila naalagaan ng maayos. Kaya, hindi nabubuhay sa akin yung mga halaman. Kasi nasanay ako guys ng aalagaan yung mga may buhay na katulad nito. Kasi marunong sila humingi ng pagkain at kung anong mga dapat ibigay. So, anyway, dati ayaw ko sa mga pusa na to. Kasi parang ano sila, parang wisyo, parang feeling ko ganun kasi kung saan-saan tumatay. Kasi may mga pusa kami sa Sampaloc guys na ano, kung saan-saan lang tumatay. So hindi pala ganun, meron palang proper na pag-aalaga dito sa mga pusa na to. Kailangan pala sila may litter cut para doon sila dudumi. Ang mga pusa pala, kaya pala nung mga bata pa kami, nakikita namin kung tumatay sila sa mga abuhan. Akala ko nun is kung saan-saan lang sila maabutan ng tae, ganun. So, ngayon na nandito ako sa China at nalaman ko na ito pala ay mga ano. Kasi wala akong idea sa mga pag-aalaga ng mga ito, ng mga pusa. Kailangan pala sila ng ano, ng may taihan para alam nila kung saan sila tatay. Unlike sa aso guys, na ang aso, dadalhin mo lang sa labas, patataihin mo, paiihiin mo, ganun. Sa pusa, hindi ganun. So anyway, hindi yun ang ating topic. Ang ating topic ngayon ay about sa halaman. So yan ang aking ano. Ang aking gagawin ngayon ay magre-replant tayo nito. At saka, meron pa dito eh. Madaming ano siya. Madami siyang, ayan o. Ano din siya, mga tomatoes yan eh. Halo-halo yan dyan guys. Tomatoes na malalaki at saka cherry tomatoes. Hindi ko alam kung anong mga tomatoes yan. Basta tumubo na lang. At saka dito, naglagay ako ng sili na pula. Sabi ko, bakit kaya hindi na lang ako magtan ng sili na pula? Nilagay ko dito yung sili na pula na maliit, labuyo. So, yan tumubo siya. Hindi ko naman in-expect. Basta tinapon ko lang siya dyan. Nilagay ko siya kasi, ano siya, tawag dito, ano siya, bakante siya. Wala siyang laman. So, tumubo na siya. Kasi pag bumibili kami ng ano, sili na pula, sobrang konti lang. Hindi naman sila mahilig. Pagka may mga kailangan lang akong lutuin. So, ayan. Pumibili lang kami ng konti. So, naisip ko, ilagay siya dyan. Itinapong ko lang siya dyan. So, yan, tumubo naman at re-replant ko yan. At ito naman, still kicking siya. Nabubuhay, namamatay, pero nabubuhay din ulit. So, kailangan ko ng mas magandang lupa dito. At re-replant ko po siya ng sa malaki-laking pot para tuluyan siyang mabuhay. Kasi, galing pa yan dun sa kabilang bahay. Yun dun sa kabilang bahay, guys, ay naano na siya. Na matay. Na wala na kasi hindi naalagaan. Ito naman ang aking kamote. O, talbos ng kamote. So, akala ko hindi siya mabubuhay. Pero kahit pa paano nabubuhay, pero meron siyang mga patay-patay na. So, yan. At saka parang may insekto dito, guys, na ano, kinakain. May bulate ba dito? Uod. Kasi, oh. Pero ito maganda. Magandang pagkatubo niya. Ang nais ko lang ay dapat magtuloy-tuloy siya or kailangan ko ba itong replant doon sa mas malaking ano? Lalaki niya oh. Ay! La! Ano to? Ay! Ito na uod! La! Ang laki! Ala! Akala ko tangkay lang. Ala! Kaya naman pala. Ay! Sus! Grabe ang kapit! Ay! Iyay! Nya! Takot. Ano ba yan? Iyay! Ano ba yan? Naku, ano ba naman yan? Takot naman ako dun. Tsaka may itlog siya. Naku, nanganak siya. Kaya pala. Ay, ano ba yan?
Di naman siya nangangagat. Ba't natatakot ako? Kung yung bulate nga, eh, ayun pala, naku, kailangan pala itong i-check kung baka meron pa siyang na, ay, may ano pala, uod. Kaya naman pala yung mga kinainan niya, oh. Kaya naman pala yung side na to. So, yan, damuhan natin. Ito yung puti na to, guys. Ano yan, eh? Blend ko na eggshell. So, yan. Ay. So, maglalagay na tayo sa pot ngayon. First paso, guys. Ito, nagamit ko na rin naman to dati. So, yan, may mga butas na siya. Lalagyan ko siya ng lupa. Itong lupa, guys, galing to dun sa ano? Dun sa may mga, ano? Sa may mga bulati. Eh, kulang, konti lang. So, ayan, nilagay ko dito. Meron pa siyang ano, may mga vitamins. Ay, may bulati siya! Ay, may bulati siya! Sayang! Marami siyang bulati, oh. Sana mabuhay sila. Sige, lagay kita dyan. Lagyan kita ng pagkain. Teka lang. May napunta pala ditong bulati. So, pagka yan ay ilagay dyan na hindi siya malagyan ng pagkain, mamamatay sila. Sandali, hanap ako ng isang pot. Tatanggalin, guys, ay ito. Kailangan ko siyang i-replant dito. Ako. Naku, huwag maputol yung ugat. So, ayan na. So, sobrang dry siya, guys, oh. So, ito na siya. Tingnan natin kung ilang araw tutubo to. So, ito, yung sa ilalim niya, ay nilagyan ko siya ng yan, medyo masa-masa siya. Sana mabuhay. So, ganyan, guys. Lalagyan ko siya ng ganyan. Tapos, lalagyan ko siya ng lupa. Hayaan ko lang siya mabulok dyan. Kasi, alam ko meron mga bulati yan dyan. Para mabuhay din yung mga bulati. At yung magsisilbi sa kanila ng fertilizer. So, guys, sa lili. Hindi siya tumutubo. At hindi rin siya namamatay. So, ibig sabihin pala, yun pala ay napaka-fresh ng kanyang root. So, ayan. Ito yung lili na ginugulay. Ginugulay ito, kinakain to. Pero, i-replant ko siya. Kasi, tingnan nyo, guys, yung ano. Ang ganda nung sa ibabaw, pero tingnan nyo yung lupa niya. Sobrang dry. Walang kabuhay-buhay. So, kailangan natin itong i-ano. I-mix natin dito para tapos. Kaya pala hindi nabubuhay yung ano. Mix natin dito para meron naman siyang sustansya. Tanggalin natin yung mga ugat. Wow, kaya pala, hindi siya mamatay-matay din kasi meron din siyang mga bulati din na maliliit. Ayun, may nakita akong bulati, guys. Sana? May nakita akong bulati, eh. Magalaw, baby pa. Kaya pala, kahit papano, basa pa yung sa ilalim. So, yan, halo natin siya dyan para mas magkaroon siya ng buhay. Yan. Dami mga ugat, oh. Ayun, oh. Diba? Nakita kong bulati. Sana? Maliwanag pa ang mata ko, guys. Kaya nakakita pa ako ng maliit na bulati. As in. So, kailangan hindi sila na anuhan. Napakain ng maayos. Kaya medyo naghihingalo sila. Kailangan hindi sila mamatay. Kaya dapat ang halaman laging may mga bulati.
Kaya ngayon, nag-aalaga ako ng mga bulati, guys. Dahil, ayan na nga, nakita kong sikreto kung bakit nabubuhay ang mga halaman. At kailangan siyang diligan ng mga na-blend na pagkain para ma hindi lang ang halaman ang pinapakain mo, kundi pati ang mga bulati na nagsisilbing fertilizer. Kasi yung mga kinakain ng bulati, guys, yung bulati, yung kinakain nilang mga gulay, itinatain nila yun. Pag itinain nila yun, yun ang fertilizer, yung mga dumi nila. At saka tumutulong ang mga bulati para makasingaw ang lupa. Kasi, di ba, nagbubutas sila ng nagbubutas. Lakad sila ng lakad. So, nakakasingaw ang lupa. So, malaking tulong yun. Oh, may nakita kong bulati na malaki. Wala na. Ginawa ko na lang, guys. Nilagyan ko siya dito. Para lahatan na. Mimix ko na lang siya. Tapos, ilalagay. Ay, naku. Dapat pala kumuha ako pang ibabaw kasi wala lang awin to. Napadami yata, ah. Mali ang ginawa ko. Pero kailangan ko pang kumuha ng soil sa labas. Na. Ginagawa ko to, guys, para mapakain na rin yung mga babies na bulati. So nagbuntis na ako kasi parang nakikiliti ako dun sa mga bulati. Timba ko na to, guys. Kumuha na naman ako kasi kulang pa. So kulang pa. At saka yan ito to. Kailangan ko rin tanggalin yan. At palitan ko ng bagong lupa na may sustansya. O, diba? So, ayan ang aking na-replant na. So, tingnan natin kung tutubo ito na katulad nito. Masaya ako kasi meron na akong I'm so in love with this plant. Ayan. And ito yung tomatoes. Pero parang feeling ko hindi siya kasya yung lupa, no? Mabubuhay kaya yan kung ganyan lang ang lupa niya? And dito naman, ang lily, ayan ang lily. So, lalagyan ko sa ibabaw ng lupa na bagong kuha dun sa na walang gulay. Kasi, pag tiwangwang ko lang siya ng ganyan, nakamix na kasi yung gulay dyan, lalangawin siya at magkakaroon siya ng insekto. So, ang gagawin ko, papatungan ko siya para hindi siya makasingaw. Hayaan ko na lang kumain dyan ang mga bulate. At yan, lalagyan ko siya ng ganyan. Babawan ko siya para walang singaw. Ayan. So yan. Tapos ito ilalagyan ko siya ng mga sa ibabaw. Maya lagyan ko. Kasi ayan na nag-umpisa na siya, nilalangaw na siya or na siya ng mga tag dito ng mga insekto. So yan. At ito naman, guys, itong mga dried na dahon. Ito yung ilalagay ko sa ibabaw nila. So, ipapakita ko sa inyo, guys, mamaya kung anong gagawin ko dyan. Ako ng bulati dito. So, ano kaya? Ilalagay ko lang siya dyan or sige, hayaan ko na lang siya dyan. Hayaan ko na lang siya dyan. Magdig siya. O, yan o. Magdig siya ng magdig hanggang dun sa ilalim. Kasi may mga pagkain dun. Guys, na malaki, kailangan natin linisin muna. Ayan. Actually, nilagyan ko din to ng Tingnan nyo, guys. Ito yung mga nabubulok na na mga pagkain na nilalagay ko dito. Yung mga gulay-gulay. So, tatanggalin muna natin tong mga sa ibabaw niya. At maghuhukay tayo ng konti. Lalagyan natin ng blended na. Ayan. So, hukay muna tayo ng konti. Lisin muna natin ang ibabaw. Kasi para may sustansya yung lupa. Kasi tatabunan. Kasi kung lalagyan natin sa ibabaw ng sabaw or yung smoothie natin, diba tulad ng sabi ko kanina, lalangawin siya at magkaka-insekto. So, kailangan natin muna ng konting dig natin ng konti. Saka natin lalagyan ng smoothie. Okay, kaya ako nakakagawa nito, guys, ngayon dahil wala akong pa-lunch ngayon. Kami lang dito ni ma'am tsaka yung
alaga ko, wala nang pasok. Yung kuya ay wala dito. Si sir nandyan, pero hindi naman kumakain yan dito sa bahay, bihira lang. So yan, pagkain niya ng ano guys, kaya nilagyan ko ng ganito. Para yung mga nasa ilalim or yung mga bulati doon sa ilalim ay makakain sila ng katas ng sabaw. Katas ng mga gulay. At pupunta yan siya dyan sila sa taas para kumain. So ayan, tatabunan na lang natin ulit para hindi siya magkaroon ng maraming insekto sa ibabaw. So ayan, natututunan ko to guys, mag-alaga ng mga ganito. Dahil nakita ko to sa YouTube. Tapos ina-apply ko sa sarili kong tanim at natutuwa ako kasi maganda yung nagiging resulta niya. Kaya nag-i-enjoy na ako ngayon. Kasi parang pagka nagtatanim ka tapos namamatay sila, parang nakakaano. Nalulungkot ako na kaya ako sinasabing malas ako sa mga pananim. Diba? So ayan. Tapos ibabalik na lang natin tong mga ano. Ito guys, bakit nga ba kailangan lagyan ito? Ayon sa aking research or sa aking mga napapanood, nilalagyan natin ito ng mga ganito sa ibabaw para takpan yung lupa at para manatili yung moisture niya, para hindi siya maging dry yung lupa. So kaya kailangan siyang lagyan ng mga ganito. Pwede rin natin ilagay, kasi parang takip yan sa lupa, parang pwede natin ilagay yung sawdust. Alam nyo yung sawdust guys, yung pinagtanggalan ng ano, sawdust ba yun? Yung ano, tawag dun? Basta yun, sawdust. Pwede din yung gamitin. Ay, huwag ko ang tawag dun sa ano, sa Tagalog or sa Waray or sa Bisaya. Basta, yun, yung inaalis sa ano. Basta yun, sawdust. Pwede nyo gamitin yun. Pwede rin yan, mga leaves, dry leaves. So, para lang matakpan yung lupa. So, ayan, nalagyan ko na rin siya. Ito, yun hindi pa. So, next, ayun, tatanggalan natin. Wait lang. Yeah, guys, ito din. Maganda rin ang ano nito. So, kailangan natin tanggalin din to. At medyo nadadry na yung lupa niya. Kailangan natin pakainin ang ating mga bulati. So, yan, medyo dry. Kasi hindi ko siya na ano-ano. Yan, medyo dry na. So, kailangan natin lagyan ng... Ito, hindi na natin kailangan bukalin kasi meron siyang ano. Meron siyang... Nakita nyo to guys. Ano to? Yung puti na to. Mga papel yan. So, yan. Dry na siya. So, kailangan natin lagyan ng sabaw. Kasi ang tubig guys, ang pagdidilig lang ng ganito ay hindi sapat. Kasi kailangan may mga bakterya dyan eh, na mga ano, na nagbubuhay sa sa halaman. So yan, nilagyan na natin konti. Tapos dagdagan natin ng lupa, pupunuin natin ng lupa to para hindi siya langawin ulit at saka magkaroon ng mga insekto. Konti lang kasi ang lupa nito, so kailangan natin punuan. Sana guys, may natututunan kayo dito sa aking mga pinagagagawa. Ako naman guys, mas gusto kong magtanim ng ganito gulay. Yung amo ko, wala lang siya. Natutuwa siya sa ginagawa ko. Supportive kaayo. So, ayan. Tapos, didilig-diligan na lang natin to guys. So, napakasarap ng feeling na ito na. Ito na nga. Ko ay naghahalaman na. Napakagandang bulaklak nito. Pero ngayon, pumangit na siya. Kasi ito din, husk din ang ginamit niya. Yung artificial soil. So, ang gagawin natin ngayon guys, i-replant natin at bubuhayin natin ulit yung kanyang ano. Kasi sayang naman, napakagandang puno nito. Napakagandang bulaklak nito. So, let's go. Ayusin natin. So yan guys, kung makikita nyo, sobrang dry ng lupa niya. Tsaka may mga bilog-bilog na ganito. Mga ano to eh, mga fertilizer yan nila. Yung mga hindi siya organic. So kailangan natin buhayin natin ulit to. At i-mix natin dito sa ating lupa na mamasa-masa. Yan. O diba?
Sayang, oh. Grabe. Sobrang dry sa ilalim. Kahit nagdidilig ako, nung nagdidilig, dry pa rin siya. Kulang ng sustansya.